Ekta-ektaryang palayan ang pineste ng mga rice black bug sa Pangasinan. Yan po ang Ronda Probinsya ni Russell Simorion ng GMA Regional TV, Balitang Amyanan. Sandamakmak na mga itim na kulisap ang nakuha ni Mang Camilo sa mga palayan sa harap ng kanyang bahay sa barangay Kutugan, mga Tarim, Pangasinan. Umatake ang peste sa ekta-ektaryang taniman ng palay. Rice black bug ang tawag sa mga ito, isa sa mga pangunahing kalaban ng mga magsasaka tuwing tag-ulan. Sinisip-sip ng mga kulisap ang katas ng rice plant, dahilan para maapektuhan ang paglaki at pagbunga nito. Kasi pagka umatake ito sa aming palayan, Lugi na kami lahat dito. Kasi itong black bug kasi madaling dadamay daw ito, sir. Kaya bang maaga pa sana, mapupuksa na ito. Mamamatay yung palay pag sinip-sip yung puno, di wala nang pupunta sa itaas na suporta yung palay. Kaya mamamatay yan. Makita mo dyan, parang nasunog. Ayon sa pamunuan ng barangay, hindi na raw bago ang pag-atake ng rice black bug sa kanilang mga taniman. Noong nakaraang taon, umabot sa 10 ektaryang palayan ang sinira ng rice black bug sa barangay. Kabilang sa mga naapektuhan ang magsasakang si Mang Louie. Yung laman, naging ipa. Kukunti ang maaani. Kasi sinisip-sip na yung katas ng bunga sa puno. Mahigit 20 milyon. Kasi 70 kaban eh. Ang nawala. Ayon sa Regional Crop Protection Center ng Department of Agriculture Region 1, bukod sa tag-ulan, may kinalaman din ang liwanag ng buwan sa pag-atake ng rice black bug. Ang isang trigger din kasi pag mga ganito is of course yung sabi natin kasi ang rice black bug is na-attract siya sa light. Meron kasi effect din yung light because I think malapit na naman yata yung full moon. Russell Simorio, Nakatutok, 24 Oras.